Nehemias. Ang mga pagbabago na ginawa ni Nehemias. Ika-13 kabanata. Nang araw na iyon, binasa ang kautusan ni Moises sa mga tao. Nalaman nilang ipinagbabawal ang mga Amonita at mga Moabita na makihalubilo sa mga mamamayan ng Diyos. Dahil hindi nila binigyan ng pagkain at inumin ang mga Israelita nang lumabas sila sa Ehipto. Sa halip, inupahan nila si Balaam na isumpa ang mga Israelita. Ngunit sa halip na sumpa, ginawa ito ng Diyos na pagpapala. Nang marinig ng mga tao ang kautusang iyon, hindi na nila isinama ang mga hindi tunay na Israelita. Bago ito nangyari, si Eliashib na pari na namamahala ng mga bodega sa templo ng aming Diyos at kamag-anak ni Tobia ay nagpahintulot kay Tobia na gamitin ang malaking kwarto sa templo. Ang kwartong ito ay ginagamit noon na bodega para sa mga handog na pagkain, insenso, mga kagamitan sa templo, mga handog sa mga pari, mga ikapu ng mga trigo, bagong katas ng ubas at langis na ayon sa kautusan ay para sa mga levita, sa mga awit at sa mga gwardya ng mga pintuan ng templo. Wala pa ako sa Jerusalem nang mangyari ito. Dahil noong 32 taon ng pagkahari ni Artaxerxes sa Babylonia, pumunta ako sa kanya. Kinalaunan pinayagan din niya ako na makabalik sa Jerusalem. At pagdating ko, nalaman ko ang masamang ginawa ni Eliashib na nagpatira kay Tobia sa kwarto na nasa harapan ng templo ng Diyos. Sa tindi ng galit ko, pinagtatapon ko ang lahat ng kagamitan ni Tobia palabas ng kwarto. Agad kong iniutos na linisin ang kwarto. At pagkatapos, pinabalik ko roon ang mga kagamitan ng templo, pati ang mga handog na pagkain at ang insenso. Nalaman ko rin na ang mga levita ay hindi na nabigyan ng bahagi na para sa kanila. Kaya sila at ang mga awit na pinagkatiwalaan ng mga gawain sa templo ay nagsiuwi para magsaka. Kaya pinagsabihan ko ang mga opisyal, "Bakit pinapabayaan niyo ang templo ng Diyos?" Ipinatawag ko agad ang mga levita at ang mga awit at pinabalik sa mga gawain nila sa templo. At muli ang lahat ng mamamayan ng Huda ay nagdala ng ikapu ng kanilang mga trigo, bagong katas ng ubas, at langis doon sa mga bodega. Ang pinamahala ko sa mga bodega ay si Shelemia na pari, si Zadok na tagapagturo ng kautusan, at ang levitang si Pedaya. Pinatulong ko rin sa kanila si Hanan na anak ni Zakur at apo ni Matanya. Sila ang pinili ko dahil maaasahan sila. Ipinagkatiwala ko rin sa kanila ang pamamahagi ng mga pangangailangan ng kapwa nila manggagawa sa templo. Pagkatapos ay nanalangin ako. O aking Diyos, alalahanin po ninyo ako at huwag kalimutan ang tapat kong paglilingkod para sa inyong templo at sa mga gawain dito. Nang oras na iyon, may nakita akong mga taga-Huda na pumipisa ng mga ubas sa araw ng pamamahinga. Ang iba sa kanila ay nagkakarga ng mga trigo, alak, ubas, igos at iba pang mga bagay sa mga asno para dalhin sa Jerusalem at ipagbili. Kaya pinagsabihan ko sila na huwag ipagbili ang mga produkto nila sa araw ng pamamahinga. Mayroon ding mga taga-Tyre na nakatira sa Jerusalem na nagdala ng mga isda at iba pang mga kalakal. Ipinagbili nila ito sa mga taga-Huda na nasa Jerusalem sa araw ding iyon ng araw ng pamamahinga. Kaya sinaway ko ang mga pinuno ng Huda at sinabihan, "Ano ba itong ginagawa ninyong kasamaan? Hindi ba ninyo itinuturing na banal ang araw ng pamamahinga? Hindi ba ganito rin ang ginawa ng inyong mga ninuno? Kaya tayo at ang lungsod na ito ay pinarusahan ng ating Diyos? Ngayon, ginalit pa ninyo ng lubos ang Diyos dahil sa ginagawa ninyo, dahil hindi ninyo itinuturing na banal ang araw ng pamamahinga. Kaya nag-utos ako na isara ang pintuan ng lungsod tuwing Biyernes habang papalubog ang araw, at huwag itong bubuksan hanggat hindi pa natatapos ang araw ng pamamahinga. Pinabantayan ko sa mga tauhan ko ang mga pintuan para walang makapasok na kahit anong tinda sa lungsod sa araw ng pamamahinga. Kung minsan, ang mga mangangalakal ay natutulog sa labas ng Jerusalem kapag Biyernes ng gabi. Pero binalaan ko sila. Sinabi ko, "Bakit dito kayo natutulog sa pader ng lungsod? Kapag inulit nyo pa ito, parurusahan ko kayo." Kaya mula noon,
hindi na sila bumalik sa araw ng pamamahinga. Pagkatapos, inutusan ko ang mga Levita na maging malinis at magbantay sa mga pintuan upang ituring na banal ng mga tao ang araw ng pamamahinga. At saka ako nanalangin, O aking Diyos, alalahanin po ninyo ang mga ginawa kong ito at kaawaan niyo ako ayon sa dakila niyong pag-ibig. Nang mga panahon ding iyon, nakita ko na may mga taga-Huda na nakapag-asawa ng mga babaeng taga-Ashdod, taga-Amon, at taga-Moab. Kalahati sa mga anak nila ay nagsasalita ng wikang Ashdod o sa wika ng ibang tao, at hindi sila makapagsalita ng wika ng Huda. Kaya sinaway ko at sinumpa ang mga taga-Huda. Pinalo ko ang iba sa kanila at hinila ang mga buhok nila. Ipinasumpa ko sila at ang mga anak nila sa pangalan ng Diyos na hinding-hindi na sila mag-aasawa ng mga dayuhan. At sinabi ko sa kanila, hindi ba ito ang dahilan ng pagkakasala ni Haring Solomon ng Israel? Walang haring katulad niya sa anumang bansa. Minamahal siya ng kaniyang Diyos at ginawa siya ng Diyos na hari sa buong Israel. Pero sa kabila ng lahat, nagkasala siya dahil sa udyok ng mga asawa niyang dayuhan. At ano, pababayaan na lang ba namin ang kasamaang ito na ginawa niyo? Ang pagiging di tapat sa ating Diyos sa pamamagitan ng pag-aasawa ng dayuhan? Si Joyada na anak ng punong pari na si Eliashib ay may anak na nakipag-asawa sa anak ni Sanbalat na taga Horon, kaya pinaalis ko siya. Pagkatapos ay nanalangin ako, O aking Diyos, huwag niyo pong kalilimutan na binaliwala nila ang kanilang pagkapari at ang sinumpaan nila bilang mga pari at mga Levita. Kaya tiniyak ko na ang mga mamamayan ng Israel ay malaya na sa kahit anong impluwensya ng mga dayuhan. At binigyan ko ng trabaho ang mga pari at ang mga Levita ayon sa bawat gawain nila. Tiniyak ko rin na ang mga panggatong na gagamitin sa paghahandog ay madadala sa tamang panahon, pati ang mga unang ani. At nanalangin ako, O aking Diyos, alalahanin po ninyo ako at pagpalain.